kayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dockets ng ating mga husgado at maiiwas sa problema legal ang sambayanan. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Maari na pong umupo ang lahat. Ang nagre-reklamo, ano ang iyong pangalan? Alma Sacro po. Ilang taong ka na? 32. Saan ka nakatira? Sa Project 6 po. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Jelly Formento. Ilang taong ka na? 25. Saan nakatira? POP. Maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari na bumabalot sa iyong reklamo? Hinahanap ko po siya. Hinahanap mo? Jelly! 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 Jelly, ito yung anak mo! Jelly, ano ba kausapin mo naman ako? Alam mo, kaya ako pumunta Maynila para maghanap ng trabaho. May pamilya na ako sa Leyte. Ano ako pakialam sa ito? Anak mo rin naman ito eh. Kala ko naman talagang totoo yung sinabi niya. Siyempre, hindi ko naman nakalain na hanggang dila lang pala yon. Noong 2009 po, December, nakilala ko po siya. Nagtitindira po ako sa balintawak ng ukay-ukay. Miss, magkano to? $100. Mahal naman. Yung mga 50 sa akin. Hindi pwede, Miss, nga mababa. 75. Hindi, sige. Pag ginawa mo tong 50, susunduin kita mamaya. Lilibre kita. By the way, ako pala si Jelly. Hi, Ma. Paano susunduin? Ganito, sa... Mamaya ako kwento ko sa'yo. Ganun yung 50. 50, pero yan ang suot mo mami. Sige, para terno tayo. Ay, ma, di ba? Suotin mo ito mami. Lilibre kita. Ito bibigay ko sa'yo. Suotin mo. Para terno tayo. Tiga mo. Sige. Bakit mo nga ako susunduin? Hindi. Sige, mamaya payag na ako. Anong oras kita susunduin? Sasara kami ng mga alas 7. 7. Sige, dito ako 6:30. Susunutin mo ito, ha? Nahulog agad ang loob mo sa kanya? Opo. Para bang love at first sight? Ganon? Parang ganon na. Talaga? Mukha po kasi siya ang anghel sa paningin ko noon eh. Mukhang anghel! Talaga? Doon po nag-umpisa yung ano namin. Yung, parang ano, relasyon yung ganon. Kaya kain muna tayo. Manang, dalawang soft drinks mo. Ano? Anong gusto mo? Ito. Ito gusto ko. Titigan. Ikaw nga nakatitig sa akin. Ang yabang nito. Ito naman. Alam mo naman. Ayun, ayun naman ako. Ito para ko nandidiri sa akin, ha? Hindi ako nandidiri. Nahiya ako sa mga tao. Huwag mo ko niyakap dito. Nakikita nila tayo. Nakakahiya. Manang soft drinks po. Mahal ng araw niya ako. Asawahin raw po niya ako. Nangako. Ano ba ito sinabi? Asawahin ka? Aga naman. Nangako po siya. Siyempre ako, akala ko naman talagang totoo yung sinabi niya. Siyempre hindi ko naman nakalain na hanggang dila lang pala yun. Sherry, buntis ako. Ano ba anak mo? Ikaw ang tatay. Paano mangyayari yun? Nagbibiro ka ba? Ikaw ang tatay nito. Anong balak mo? Wala akong pakialam dyan. Yun ang sinagot sa'yo? Yun lang po ang sagot. Wala tapos, akong pakialam dyan? Tapos, gaano kasakit sa'yo nung bigla niyang sinabing wala akong pakialam dyan? Siyempre, galit na galit ako. Pagkatapos akong buntisin, tapos gano'n na lang ang gagawin sa akin. Gagawin akong basahan. Wait, eh. Si Jelly ba nandyan? Ay, tapos kasi ilang araw ko na siyang kinukontak, eh. Hindi na siya sumasagot sa akin. Ano ba?
Eh, sigurado ko ba akin yan, yung bata niya yan. Lagi yung nahuliin eh, sa bahay nila eh. May kasamang lalaki yung kinuha. Ay, naku, hindi totoo yan! Totoo naman yun ah. Sinungaling ka eh. Tingin bulag. Nagka-boyfriend ka pa ba bago mo nakilala si Jelly? Ay, hindi ah. Wala ko ibang boyfriend siya lang. Ilang beses ba kayong nagtabi sa isang higaan bago mabuo ang batang yan? Apat lang. Bilang ka bilang mo? Apat? Ikaw sumagot! Ilang beses? Apat na po. Apat? Bakit niya tinatanggi na anak niya yan? Iwan ko dyan. Siguro, nagsawa na siya eh. Sawa na sa'yo? Sigawan mo ba si Alma noon, nung panahon na nagkita kayo? Di pinaglaruan mo lang ang pag-ibig ni Alma? Ganun ba yun? Jenny, ito yung anak mo! Jenny, ano ba kausapin mo naman ako? Binabando na po niya yung anak niya. Binabando na? Pati ikaw? Anong trabaho mo ngayon? Ako, nangangalakal. Namumulot po yung mga kalakal, yung mga plastik-plastik. Yung mga... Plastik? Sa mga basurahan? Puti, opo. Marangan nahanap po ngayon. Tatlong buwan pa lang nangangalakal. Namumulot ka na mga, sa mga basurahan, sa mga tabi-tabi. Nag-ipon mo yung plastik, binibenta. Opo, yun sa palengke. Minsan sa City Hall, nangalakal din po ako doon eh. Pero mas lagi ako sa circle kasi natutuwa din yun doon yung anak ko. Nakakapaglaro siya eh. Ganyan talaga ang isang ina. Gagawin lahat. Tatlong buwan pa nga po yung baby ko. Saan ka kumukuha ng gatas ng anak mo? Wala po. Wala. Sa akin lang po siya sumususo. Sa'yo. Ate, magkano lugaw? 5 piso. 4 na piso lang ko kasi yung pera ko eh. Baka pwedeng utang ko na lang muna yung piso. Salamat po. Paano paglaki niyan? Paano ang pag-aaral? Pag nagkakasakit, nagkakasakit ba? Minsanan po. Saan ka bumibili? Nang ano, ng gamot, ng pambili? Minsan, nakakuha din naman ako ng medyo marami-raming kalakal na ano ko, na iraos ko po. Nakalakal, nag-sideline ka. Naglalabada po minsan. Kanino ka humuhugot ng lakas para ipaglaban mo pa rin ang buhay ninyong mag-ina? Sa ano na lang po, sa anak ko. Sa anak mo? Anak ko yan eh. Karugtong yan ang buhay ko eh. Nasaan ang pamilya mo? Patay na. O, ulila ka na? Ko po. Opo. Wala kang kapatid? Dalawa lang po kami. Nasa probinsya po yung nasa kuya probinsya. Ko. Pero dito sa Maynila, para kang ulila dahil nag-iisa kang lumalabas sa mundo. Opo. Binata ba tong si Jenny? Noon pong kami magano binata po siya. Tapos nung umuwi na po siya sa probinsya, nung nalaman ko pa ngayon... Nagpakasal na? Nagpakasal pala. May pinakasalan pala siya doon. May asawa na. E, saan ka ngayon nakatira, Alma? Diyan po sa ano, sa... May na ano din, may natayo din naman niya akong maliit na kubo-kubo. Sa, ah, kubo-kubo? Sa mayo. Kahit hindi man ako asawahin, sana dapat tulungan lang po ako kahit sa pang ano man lang sa bata, diba? Pang gastos. Yun lang naman po ang gusto ko eh. O, kasi naman, sabi mo, nag-asawa na siya ng iba. Hindi ka pinakasalan. Jelly! 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 Jelly, ito yung anak mo! Jelly, ano ba kausapin mo naman ako? Kaya ako pumunta sa Maynila para makatrabaho. May pamilya na ako sa Leyte. Lama ko pakialam sa'yo. Papa, anak mo rin naman to eh. Maaari bang isalaysay mo mula sa simula ang iyong depensa sa reklamo nitong si Alma na hindi ka nagbibigay ng suporta sa sarili mong anak? Paano kasi ma'am, yung umalis ako, sabi nila, hindi rin sa aking talagang batanin. Sino nagsabi? Ko, sige, lagi ko sinahuli sa may kasamang babae. Ay, hindi totoo yan. Sinungaling ka. Sinama ko siya sa side ko sa may UP. Pinapasalan. Nakilala ko sa mga kapit-kapalit ko. Pinakilala mo? Oo. Nayakap mo na ba ang bata? Pa. Nahalikan mo na yung bata? Pa. Hindi ko malapitan eh. Matapang eh. Anong ginagawa mo dito? Eh, gusto ko makita yung bata eh. Sabi mo akin yan, di ba? Yabang mo rin ano. May mo pa gusto akuin ha? Kapal na mukha nito. Sandali! Uy,
Anong ibig sabihin niya? Ano? Gusto mo makita yung bata? Uy, wag. Ha? Uy, baka pwede naman natin pag-usapan yan. Ano yung pag-uusapan natin, pag-usapan ha? Pag-usapan ano naman pag-usapan natin? Mukha mo? Uy! May mo ba ako, inyong anak ko? Uy, wag! Sige, bumalik ka pa dito, ha? Niligawan mo ba si Alma noon, nung panahon na nagkita kayo? Parang laro-laro yun. Laro-laro? Di pinaglaruan mo lang ang pag-ibig ni Alma? Ganun ba yun? Pinaglaruan mo? Hindi. Nakita mo na ba ang bata? O sige. Pwede ba mawakan yung bata? Siya lang nag-request, ilapit mo yung bata. Kamukha mo yung bata. Para kayong pinagbiyak na plato. Oh, magkamukha. Oh, ano nararamdaman mo habang hawak mo ang bata? Masaya, ma'am. Ano ba ang bata? Babae, lalaki? Lalaki, ma'am. Lalaki? Ba't mo alam mo pala? Oh, junior eh. Saan siya mo? O ngayon, tanong kita, anak mo ba yung batang yan? Hindi. Totoo bang nagpakasal ka sa iba? Ang isang illegitimate child, isang anak sa labas, na hindi kayo kasal, ay may karapatan na tumanggap ng suporta mula sa kanyang ama. Kinikilala mo na yung bata. By the way, ako pala si Jenny. Reklamo ni Alma matapos siyang buntisin ang dating kasintahang si Jelly. Basta na lamang siya iniwan nito at hinayaang buhayin na talaga ang mag-isang anak nila. Sagot naman ang inireklamong si Jelly, hindi siyang ama ng bata dahil marami rin naging nobyo si Alma bago naging sila. Anak mo rin naman to eh. O ngayon, tanong kita, anak mo ba yung batang yan? Hindi. Anak ko naman. Anak mo? Oh, sabi niya eh. Eh, kamukha mo eh, oh! Ha? Siyang siya. Oh, may, parang may tampo sa iyo yung anak mo, oh. Hindi mo sinusuportahan. Parang makalapit, habulin ang itak. Ha? Ah, habul? Nahabul mo pala naman ang itak to eh. Siyempre, nagagalit ako dahil... Halikan mo ang bata. Sige, halikan mo. Yan. Masama, umahabol sa nanay. Dalawang taon? Isang taon po at tatlong buwan. At isang taon at tatlong buwan. O sige, kunin na po niya yung bata. Maari bang sa larawan mo ang damdamin mo ngayon matapos mong hagkan at yakapin ang anak mo? Masaya, ma'am. Totoo bang nagpakasal ka sa iba? Nung umuwi ako ng Leyte. Hindi totoo yung kasal, ma'am. Kasama lang kami. Ah, hindi totoo ang kasal? Ang nagsama lang kami sa Mapinsa. Sigurado ka? Hindi mo pinakasal? Ba't ang alam nito si Alma nagpakasal ka sa iba? Eh, bakit tinatanggi mo ang anak mo yung hindi, anak niya? Hindi, magbibigay nga ako eh. Sobrang galit nga eh. Ano ko, hindi ka nga nagbigay eh. Sino nga matuto, ano? Natanggi mo ang anak mo? Anong plano mo ngayon? Eh, gusto ko, ano, kung hindi ka trabaho, gusto ko tituhan mo na yung bata. Sikap ka magsuspento. Ba't wala ka ba trabaho ngayon? Wala ba, pisa-scrap mo. Ha? Pisa-scrap. Hindi, kumikita ka pa rin. Sa linggo, sa business. Pagpilit ang vitamins ng bata para lumusog ng bata. Kasi nasusulat sa bata, sa family code, ang suporta para sa bata ay binubuo ng pagkain, damit, tirahan, pag-aaral, transportasyon, lahat. Kaya hindi biro ang paggawa ng bata, hindi rin biro ang pag-aanak. Kailangan alam mo ang mga responsibilidad mo sa bata. Hindi laro yan. Pero nasusulat sa family code, kahit hindi kayo kasal, aba, merong kang tungkulin bilang isang ama ng isang illegitimate child na suportahan mo. Nasusulat sa Article 176 of the Family Code, ang isang illegitimate child, isang anak sa labas, na hindi kayo kasal, ay may karapatan na tumanggap ng suporta mula sa kanyang ama. At pwede rin ipangalan sa iyo. Kaya nakapangalan ang bata? Sa akin po. Ay, hindi napangalan sa kanya. O pwedeng i-request sa ating civil registrar ng Quezon City, di ba? Okay. Na maisapangalan sa tatay, tunay na tatay ang anak mo. Gagawa siya ng affidavit of recognition sang-ayon sa Article 176 of the Family Code dahil inamyenda yan ng ating Kongreso, pinapayaga na ang isang anak sa labas na mapangalan sa tunay na ama. Handa ka bang kilalanin ang batang ito? Handa po. The Public Act 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children,
kapag hindi sumusuporta ang isang lalaki sa kanyang anak, kahit anak sa labas, may parusa din yan. Ang pagkakulong niyan ay aabot ng 6 na taon, presyon koreksyonal. Alma, anong gusto mo? Asunto o reglo? Payag ako areglo, basta mag-suporta siya sa bata. Tutulungan niya ako sa pagpalaki ng... Magkano ang dapat isustento sa'yo bawat linggo? Saan sa akin? Sa abot lang po ng makakaya niya, ma'am. Oh, magkano isusuporta mo linggo-linggo? Kung may malaki-malaki, ma'am, may 1,000, pwede rin. Oh, bali, 4,000 aman. Oo, oh, aman. Okay, tawagin na natin si Attorney Nazario Bangkoro para sa inyong kompromiso. Kasunduan, kami na nakalagda sa kasunduan ito ay napag-usapan na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na si Jelly ay nangangako na magbibigay ng suporta sa kanyang anak kay Alma sa halagang 1,000 piso kada linggo o 4,000 piso sa loob ng 1 buwan. At kung hindi tutupad si Jelly ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 9262. Ikalawa, na si Alma ay bibigyan ng karapatan si Jelly na makita at mahawakan ang bata upang lumaking may kinikilalang ama ang bata. Ikatlo, na si Jelly ay kikilalanin ang kanyang anak kay Alma at kanyang ipapagamit ang kanyang pangalan sa bata. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.